Matindi ito mga kababayan ang ating gagawing reaction video ngayon. Wala pong may intro na ganito mga kababayan. Dito lang po ninyo matatagpuan sa VMR channel. Pasok po General Bantag. Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal. Ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Tangina. Ayan, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Yun nga po mga kababayan, sa araw at sa gabing ito, mayroon po tayong malupit ngayon na pag-aaralan at panunuorin. Matindi po ito. Umpisa na po natin para hindi na po tayo magtagal. Panoorin po natin at sabay-sabay po natin reaksyonan. Secretary Boyeng Rimulya na na-fake news daw siya, di umano. Nabanggit niyo sa mga media that nakita yung katawan nung si Kataroha at sinasabi na tinadtad to at nilagay doon sa septic tank. Ano na po ang update doon? And considering that you have said this and we haven't heard from the NBI with regards to forensic and pati na yun sa Coast Guard. So after this, I'll be asking them as well. So, yung bang issue ng pagkakatadtad ng PDL na yan ay marami pa po ba na ganong katulad na nangyari doon kay Kataroha? Unahin ko, linawin ko lang ko yung nangyari. Ha? Ano daw linawin niya? Na fake news po ako na nahanap ang katawan na putulang ulo. Yun po yung unang sinabi sa akin na dumating po sa akin. Sino bang nagsabi sa'yo niyan? Feed nung isang madaling araw kasi I wake up early in the morning to look at the feeds about the department. So na fake news po ako doon. Teka, sino ba sa'yo ang nag-fake news? Ang napag-alaman ko na lang is that may canine na ginamit nung yung canine ay pinaamoy ang damit ni Kataroha. Yung aso mabilis na makbo sa septic tank para sinasabi para naroon yung pinaamoy nila na damit yung tao na susuot. Pero okay. Yun, na fake news po ako na naulit-ulit yung na fake news. Teka nga, sino po ang nag-fake news sa'yo? Sino po ang nag-fake news sa'yo? Sigbuyeng, bakit ano? Grabe. Ito ba yung mga kababayan, no? Ito ba yung, ito yung mga ano natin, ano? Grabe talaga. Ito na talaga ang bagong Pilipinas. Oo, tina mo. Napikyos ng ano, ng... Alam ka naman sinong nagsabi sa kanya niyan, di ba? Yung mga media, social media influencer, mukhang wala naman po sa hulog yung kasi bakit niya papaniwalaan, di ba? So ngayon, sino ba ang nakakuhanan mo ng fake news niyan? Ano po yung katawan? Okay, so thank you so much, Mr. Secretary. Siguro kay General Katapang before I give the floor to the other members. Kasi I think this is a failure on your part. Yung informing our secretary. You know, diretsong banat ni Congressman Dan Fernandez. I think this is the failure in your part. Oh. Napapa-English tayo ng konti. Something that is not happening is something that you are responsible with. So, bakit tayo nagbibigay ng mga wrong information sa Department of Justice? Correct, yan. Bakit po tayo pakisagot yan. Pakisagot yan. Bakit tayo nagbibigay ng mga wrong information sa Department of Justice? Samantalang yan talaga ang Department of Justice natin. Oh, hindi po ako may sabi niyan, ha? Si Congressman Dan Fernandez. Pagalitan nyo, wag ako. Unang sa lahat, sir, hindi po ako nagbigay noon ng information. Ang ginawa ko muna is... Tingnan nyo yun, sama ng tingin sa kanya ni Hoy. Una pa sa lahat, sir, hindi pa ako nagbigay ng information na yun. Teka. Aba, sino? Nagtuturuan na sila mga kababayan, ha? Tuloy. Ni-clear ko siya ng missing dahil hindi ko rin masabi na
based on our investigation, hindi naman siya nakatakas. Ito ngayon, kumuha po kami ng canine para amuyin yung baro ni nung PDL. And then, nag-positive naman na after na amuy niya, doon naman siya sa unang septic tank na pumesto. No? And then, of course, na-informahan din ako, may karuktong pa yung septic tank na pangalawa. And then, meron pa rin paraw yung third septic tank. So, ang position ko ngayon, not unless nabuksan ko lahat yung septic tank, I will not declare na... So, hindi nyo para bubuksan lahat ng septic tanks? Opo. Hindi pa hanggang ngayon? Opo, kasi ang guidance po... Mula noong 2016, ano na ngayon, August na ho ngayon? Hindi po, nagbukas na po kami ng unang septic tank, isa, and then after that, sabi sa akin ni Secretary Rimulya, gamitin mo na yung UP forensic. So, ngayon po... Why is it so hard for all of you to dig up the septic tank? Correct. Oh, why is it up that hard? It's hard for me to English. Wag mo akong papa-English-English, ha? Don't English-English me. Anyway, mga kababayan, ayun nga, sinasabi rito, kine-question nga, bakit ang hirap ninyong pabuksan or alukayin na yan or sipsipin na yan yung arinula, niduro na yan, no? Or septic tank na yan. Eh, si Congressman Fernandez, ay ano sabi niya, magpapatawag lang naman siya ng malabanan, eh. Huwag ako lang yung malabanan, mabubuksan ko na lahat yan. Sige, sir. Clarify ko lang, ho. Kasi, ho, sa karanasan po namin sa DOJ, pag hindi ho namin pina-forensic anthropology or forensic archaeology yung lugar, hindi ho natin masasabi lahat ng circumstances na nangyari. Ito ho, example, no? Nung naghuhukay po ng para isang building sa DOJ na ginagawa, gagawin, meron ho nahanap na apat na set ng human bones. Eh, madali hong hinukay ito. Tapos, nilagay sa isang kahon, pinadala sa MBI. We lost an opportunity to know kung ilang tao ito, ilang tao na, anong panahon sila namatay at kailan sila nalagay doon na nakalibing sa DOJ. Ano ho yan, eh? Kailangan po ingatan natin pag nakahanap ng remains, kaya dapat ho i-treat na maayos, eh. Pag hindi mo na-treat na maayos, we lose the opportunity. So, Mr. Secretary, nakuha yon at hindi na-preserve? Hindi namin nakakita yung facts kung kailan sila namatay, kung ilang tao ito. Kasi nagkagulo na ho, eh. Sets of human remains. Pero kung ito po yung pinabayaan muna namin, pinakita muna namin sa anthropology or archaeology, masasabi namin kung kailan namatay yan, ilang tao na yan, ilang tao yan. Yun ho yung mga mahalagang dapat malaman natin. So, nag-iingat po kami dahil pag dito sa septic tank, pag may nakita ho dyan 10 set na human remains tapos hinukay po lahat na sabay-sabay, hindi natin masasabi kung ilang tao yun. So that's the reason why na iniingatan nyo na po and taking time for you to dig up the three septic tanks. Understandable yung issue that you were tackling. So siguro the chair would like to give our members to ask their questions. So we'll be asking Congressman Erwin Tulfo to ask the first question. Sige, go ahead, sir. Ang tanong ko, General Katapang. Yan na. Kailan ho na wala yung si Kataroha? Yan na. As reported by our IID, July 15 po siya na declared na missing. Ano po yung sabihin ng IID? General? Investigation and Intelligence Division po. Okay, July 15. Opo. Kailan po ninyo ipinarating kay Secretary na may nawawala kayong preso? Ilang araw after? Mga 2 days po. Nag-submit po kami ng opisya. Bakit po 2 days? Iyan po ang Department of Justice. Bakit hindi inimpormahan, Secretary, may nawawala po tayong preso? Ayan na. Bakit ang tagal mo mag-imporma? Samantalang dapat tungkulin mo yan. In the right moment, dapat sabihin mo na yan. Pag nalaman mo na mayroon pong nawawalang preso dyan, dapat i-inform mo na kaagad. Is it because other than hinahanap ninyo or you're trying to make excuses or kasi alam na talaga ninyo na wala na yung tao? But why did it take 2 days to inform the Secretary? Opo, kasi una-una, hindi po conclusive yung i-report ko kay Secretary, no? Just the same, sir. And then, May nawawala pong preso, eh.
Sabi na nga ho, di ba, sa interview ko, nung in-interview ko ho si Colonel Bautista, yung NPP OIC ninyo, New Bilibid Prison OIC, meron na talagang history si Katarohan na nagtatago sa mga sako, etc. Kaya hinahanap ninyo. But and then, kung nagtatago na pala, history na mahilig magtago ito, bakit di pa binantayan? Thereby, right. General, dapat ini-inform po ninyo ang secretary ng Department of Justice. Paano ho yan 2 days? Paano kung natanong siya ng media the following day, secretary, may nawawala kang preso, how would he react? How would, sa sandali lang ha, tatawagin ko, magmumukha pong tanga yung secretary. Magmumukha ka pong tanga pag wala kang alam. Ayun ang sabi ni Congressman Tulfo, ha, hindi ko sinabi yan. You have to inform the boss na nawawala po, may nawawala po tayong preso, Mr. Secretary. Sir, I think so. Ano bang SOP nga pala ninyo? Hindi mo na ire-report sa secretary ang nangyayari sa loob? I think bago po kami mag-report, na makumpirm po namin talaga kung tumakas. 48 hours, sir. So, hindi po sapat yung 2 days. Kulang po kasi ang laki po ng bilibid eh. Yes, 10 hectares po. Iniisa-isa namin. Lahat ng pinuntahan niya, sinisiyasat namin. So, we cannot inform kagad ni agent ho. Papasensya na po. So, kaayaan nyo lang ho. Paano ko natanong ang kalihim? Secretary, may nawawala po kayong preso pala sa NPP. And then, of course po, Your Honor. Nag-react po, sandali lang ho. Nag-react po ang secretary dahil kumalat na sa media. Para si secretary pa ang huling nakakaalam. Because lumabas na sa media, sa dyaryo, sa radyo, sa TV, because of that missing PDL. Otherwise, he's left in the dark. General Katapang. Ayun po, kasi una sa lahat po, pagpamayan ninyo, kasi po, the secretary just underwent bypass po, kaya hindi po namin munang... Nag-aalala pa siya ng kalusukan. Tama nga naman, very caring nga naman siya. Tingnan nyo, oh. Sige. Magkamali ka ng sagot dyan. Ayun, tingnan nyo. Ayun o. Sige. Pumuloy ko ng sagot. Tinan, nakikita nyo. Ayun o. Kung pwede po sa level ko lang muna. Anyway, wala rin naman pong masama kung na-delay ko po. And ay, nagpapaumanhin po ako na hindi ko kagad na-report kagad kay secretary. Inasmuch as he was not feeling well at that time. Kaya ayoko pong dagdagan pa po yung kanyang problema, inaako ko po. I accept and I apologize to the secretary for not informing him immediately. Okay, so Congressman Tulfo, you will reserve your other queries. Ayun, no? Nakita niyo yung kamay. May I remind our members of the COM? Balik natin ng konti. Lahat ng pinuntahan niya, sinisiyasat namin. So, we cannot inform kagad ni agent niyo. Papasensya na po. So, kaayaan niyo lang ho, paano ko natanong ang kalihim? Secretary, may nawawala po kayong preso pala sa NPP. Titig, oh. Your Honor. Nag-react po, sandali lang ho. Nag-react po ang secretary dahil kumalat na sa media. Para si secretary pa ang huling nakakaalam. Because lumabas na sa media, sa dyaryo, sa radyo, sa TV, because of that missing PDL. Otherwise, he's left in the dark, General Katapang. Ayun po, kasi una sa lahat po, pagpamayan ninyo, kasi po, the secretary just underwent bypass po, kaya hindi po namin munang nakatitig talaga, oh. Muna. Anyway, nagbubulong sila, nag-uusap sila ng katabi niyo. Kung na-delay ko po, and ay nagpapaumanhin po ako na ayan, tumingin sa kanya isa, oh. Ayan na, tumingin, nagtitinginan sa kanya lahat. Inasmuch as he was not feeling well at that time. Kaya ayoko pong dagdagan pa po yung kanyang problema. Ayan ang ngiti, oh. I accept and I apologize to the secretary for not informing him immediately. Time of our former colleague. So we will give some leeway on those members who wanted to ask muna sa ating pong secretary, no? So sige, Congressman Brian Yamsuan, you can go ahead. I would like to address the Secretary of Justice.
Ito pong raffle for Akos, mga kababayan, na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote, may malaking benefits po ito. Ito po ay hindi lang basta kakaroon lang or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients, care of iwi nationwide. Kasi po yung iwi, isa po siyang foundation at international po yan, tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for Akos na to. Pangalawa ay ang Law Students Research for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general. So maliwanag po yan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Pag bumili ka po ng ticket na ito, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, beneficiaryo ng mga may sakit, aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. Brand new po yan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million. Plus may 15 pa po na mga Suzuki Skydrive na mga motor. 15 po yan. Pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alin man po rito sa napakaraming premyo. Plus mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Maliwanag po yan, ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po. Zoom in ko na po, mga kababayan, mga kasulit. GCash Payment. Virginia Mangawit. Paki-chat, paki-text, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ang gawin nyo po, mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at peso account. Sana po, mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyong naintindihan itong atin pong ipinaglalaban si DJ Bantag, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for Akos, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman. Ayan po, maliwanag po sana yan, mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito, no? Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingin ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is BIMAR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!